Karamihan sa napapanood nating mga laban ay maaksyon at kapanapanabi na walang nangyayaring masama sa mga boksingero. Ngunit sa tuwing ang isang boksingero ay umaakyat sa ring, hindi na niya tiyak kung ano ang posibleng mangyari sa kanya sa kadahilanang nailalagay na ang kanyang buhay sa kapahamakan. Sa buong boxing history, may mga ilan ang hindi pinalad at nalagutan ng hininga dahil sa mga pinsalang natamo nila. Dahil ang tunay na panganib ay posibleng mangyari sa loob ng ring. Narito ang anim na boksingero na nasawi dahil sa injury pagkatapos ng kanilang laban. Ang una ay si Christian Dagayo. Tumaban si Dagayo ng higit sa 200 professional fights at nanalo ng 7 world titles sa Muay Thai at boxing. Noong October 26, 2018, ang 49-anyos na si Christian Dagayo ay 2 beses na natumba sa huling round ng kanyang WBC Asia title fight laban kay Dun Parueang sa Bangkok, Thailand. Matapos ang kanyang 2 knockdown, ay itinigil na ang laban. Agad na binigyan ng first aid si Dagayo ng mga medical staff bago siya dalhin sa ospital ng Bangkok, kung saan 2 araw siyang nakoma bago pumanaw. Ang pangalawa ay si Maxim Dadashev, sinanay ng dating world champion na si Buddy McGirt sa Oxnard, California. Nanalo si Dadashev sa kanyang unang 13 professional fights. 11 sa mga ito ay knockout o technical knockouts. Sa kanyang professional debut noong April 2016, nanalo siya via first round knockout laban kay Darren Hampton. Naipanalo din ni Dadashev ang bakanting WBC and ABF light welterweight title noong June 2018 via 10th round stoppage laban kay Darlis Perez. At matagumpay niya ring na depensahan ito noong October 2018 sa pamamagitan ng 10 round decision win laban sa dating WBC lightweight champion na si Antonio DeMarco. Noong June 19, 2019, nilabanan ni Dadashev si Sabri El Matias bilang bahagi ng Top Rank event na ipinalabas ng ESPN sa MGM National Harbor sa Oxon Hill, Maryland. Ang laban ay isang IBF light welterweight title elimination bout kung saan ang mananalo ay makakatanggap sa nasabing titulo. Natalo si Dadashev sa pamamagitan ng stoppage matapos hilingin ng kanyang trainer sa referee na itigil na ang laban sa pagtatapos ng 11th round. Si Dadashev, na natalo ng malaki sa official scorecard, ay nagpungilit pa rin na ipagpatuloy pa ang laban. Ngunit pinigilan siya ni McGirt sa paniniwalang hindi na niya kakayanin ang mga suntok ng kalaban. Nang maglaon, sinabi ni McGirt na pinag-isipan niyang gawin ang pagpapahinto ng 2 rounds na mas maaga dahil naramdaman niyang humihina na si Dadashev at masyado ng maraming suntok ang kanyang tinatanggap. Hindi na kinaya ni Dadashev na makaalis sa ring ng mag-isa, kaya kinailangan na niya ng tulong. Hindi pa man siya nakakarating sa kanyang dressing room, ay bumagsak at nagsuka na siya sa koridor. Siya ay isinugod sa University of Maryland, Prince George's Hospital Center, kung saan siya ay na-diagnose na may subdural hematoma at sumailalim agad sa emergency surgery upang ihinto ang pagdurugo. Pagkatapos ay inilagay siya sa isang induced coma upang subukang pahupain ang kanyang utak sa pamamaga. Gayunpaman, lumala ang kondisyon ni Dadashev at noong July 23, 2019, tuluyan na siyang namatay sa ospital. Naulila niya ang kanyang asawa, si Elizaveta, at isang anak na lalaki. Ang pangatlo ay si Hugo Alfredo Santillan. Isang super lightweight, si Hugo Alfredo Santillan ay anak ng dating boksingero na si Alfredo Santillan. Gumawa siya ng kanyang pro debut noong 2015.
May record siyang 19 wins, 6 losses at 2 draws. Ayon sa mga ulat sa ringside, nagsimulang dumugo ang ilong ng 23-anyos na si Santillan sa ika-apat na round sa laban niya kontra kay Eduardo Javier Abro ng Uruguay. Nang lupaypay si Santillan habang inaanunsyo ng mga hurado ang draw. Matapos ma-confine sa ospital, nagkaroon ng pamamaga ang kanyang utak at sinabayan pa ng kidney failure. Habang lumalala ang pamamaga, naapektuhan din nito ang natitirang bahagi ng kanyang mga internal organs at hindi na siya nagkamalay. Si Santillan ay sumailalim sa isang operasyon dahil sa namuong dugo sa kanyang utak at dalawang beses na nagkaroon ng cardiorespiratory failure bago namatay sa cardiac arrest. Ang pang-apat ay si Boris Stanchov. Si Stanchov ay may record na 0 win at 6 losses bago ang huling laban niya kung saan binawian siya ng buhay. Una nang iniulat na ang 21 taong gulang na si Isus Velishkov ay bumagsak sa isang laban kontra kay Ardit Merge matapos ang cardiac arrest. Kalaunan ay nabunyag na si Stanchov ay gumagamit lamang ng boxing license ng kanyang pinsan na si Velishkov. Ayon sa Bad Left Hook, si Stanchov ay lumalaban sa ilalim ng pangalan ng kanyang pinsan sa nakalipas na mga taon. At umaakyat din sa ring gamit ang mga medical records nito. Naganap ang trahedya sa 5th round matapos siyang mahuli ng isang jab. Siya ay gumigewang at nanginginig na ang kanyang mga paa ng ilang sandali bago siya bumagsak. Ang laban ay itinigil agad ng referee at ang mga medical team ay umakyat sa ring para tignan ang kanyang kondisyon. Namatay si Stanchov sa cardiac arrest matapos siyang atakihin sa gitna ng laban. Ang panglima ay si Patrick Day. Nagsimula si Day sa boxing noong 2006 sa ilalim ng gabay ng dating fireman at boxing trainer na si Joe Higgins. Noong 2012, nanalo siya sa New York Golden Gloves Tournament. Ang kanyang amateur record ay 75 wins at 5 losses, kabilang ang 2 National Amateur Championship. Siya ay kinilala bilang number 1 ranked amateur boxer sa Estados Unidos sa 152-pound division. At nagsilbi din siya sa 2012 United States Olympic Team alternate. Si Day ay umangat pa sa top 10 ranked light middleweight para sa WBC at IBF. Nakuha rin niya ang regional WBC Continental Americas light middleweight title. Nanalo si Day ng 17 beses sa kanyang 22 na professional fights na may 4 na talo at 1 tabla. Nagkaroon si Day ng traumatic brain injury sa isang knockout loss kontra kay Charles Conwell sa USBA Super Welterweight title bout noong October 12, 2019 at namatay pagkalipas ng 4 na araw. Inilarawan si Day ng boxing announcer na si Michael Buffer bilang isang kahangahangang binata. Habang ang presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman ay nagsabi na ang boxing ay nawalan ng isang matapang, mabait at kahangahangang kaibigan. Ang kanyang huling nakalaban na si Charles Conwell ay nagpost ng isang open letter online na nagpapahayag ng kanyang pagsisisi at kalungkutan.
Ang panghuling boksingero na nasawi sa injury ay si Rashid Al-Swaisat. Ayon sa ASBC, nagsimula si Al-Swaisat sa pagbuboxing sa edad na 13 noong 2015. At pagkalipas ng 2 taon, ay kumatawan siya sa kanyang bansa sa international stage. Ang southpaw na boxer ay sumabak sa 2017 ASBC Asian Junior Boxing Championships dito mismo sa ating bansa, sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan siya umabot sa quarterfinals. Nakipagkumpetensya din siya sa 2019 Arab Youth Boxing Championships sa Cairo, Egypt, kung saan naabot din niya ang welterweight quarterfinals bago tuluyang umakyat sa light heavyweight. Ang 18-anyos na si Al-Swaisat ay na-knockout sa isang preliminary round light heavyweight kontra kay Anton Vinogradov sa AIBA Youth World Championships sa Kielce, Poland. Siya ay ginamot sa ring at dinala sa isang ospital sa Kielce, Poland, kung saan siya namatay pagkaraan ng 10 araw noong April 26, 2021. Silang lahat ay maituturing natin na mga magigiting na mandirigma sa kadahilan ng lumalaban sila na may karangalan at dignidad. Hanggang sa susunod, kaibigan. Maraming salamat.